Tsaka huwag nyo naman akong pawayin kung kumakain ako ngayon ng marami kasi wala po akong breakfast. O, diba? Ang hard sa breakfast. And ngayon kasi maglalaba ako and then after... Hi guys! Welcome back to our YouTube channel at muli na naman akong nagbabalik para sa isla namang another na vlog serie. And so ayun, kakain na naman ulit tayo. Wow! And may i-share lang ako sa inyo. Ayan, so ang tawag dito is pater and ayan meron tayong chicken nuggets tsaka itlog. Yung mga mahihilig dyan sa itlog, char! Siyempre, all-time favorite natin yan with hot dog. Charing lang! So ayun, sobrang natuwa ako ngayon kasi sobrang nakasave ako ng malaking amount para sa ating pagkain for this day. So ayun, kumain na tayo kasi nagugutom na ako and actually kakatapos ko lang ding maligo. So sa mga ano dyan, sa mga curious dyan kung ano yung itsura ng pater, pakita ko siya sa inyo. So ayan siya guys. So, meron siyang chicken, hinimay yan, and yung iba kasi is meron niyang nakasaboy na toyo. Nakasaboy talaga. Basta yung nakaspread na toyo. So, eto, binili ko lang din to, and etong chicken nuggets. So, dito ko na lang dinilagay sa loob para tipid sa lalagyanan, diba? So, ayun, kain tayo. Kasi sobrang nagugutom na talaga ako. Ang sarap. Lahat naman sa atin masarap. Tapos, meron ako ditong cheese stick, ayan. Tapos, isasama ko dun siya sa ulam natin, sa ating, ano, paglafang. Kain tayo. Alam nyo ba, sobrang mura lang talaga ng nagastos ko dito. It cost around, wow, English. So, itong chicken nuggets is 10 pesos. Tapos, yung egg. Itong egg, ayan o. Oh, ang perfect nga nung pagkaprito niya eh. Yung malasado niya sa, ano, sa gitna, ayan. So, itong egg is, I bought this char. Ay, doon tayo sa mag-English eh. 10 pesos lang din siya, o, diba? Tapos, etong pater is 10 pesos lang din siya. Pero actually, dito sa amin, kapag once naman na sa iba ka bumili, is nagko-cost siya minsan ng mga 12, 14, 15. So, depende sa mga nagtitinda. And napakamura talaga niya. And nung unang salta ko rito sa Pasig, kapag narinig ko yung pater, curious ako, ano ba yung pater? Ganun. So, ano pala siya? Common siyang pagkain, usually, sa mga Muslim. Kasi... So, excuse me. Pag once kasi na sinabing ano, pater, chicken talaga yung kalimitang nakalagay sa kanya. Tapos meron siyang konting soy sauce. So, ayun. Sobrang mura niya and sobrang tipid talaga. Tsaka dito kasi, sa amin, since nasa, sabihin na nating Squamy area, tsareng, kaway-kaway dyan sa mga nasa Squamy, katulad ko. Pero alam nyo, maraming pera yung mga tao dito. So, ayun. Anyway, ayun nga. Dito ka talaga makaka-encounter na itong pater talaga. And masarap siya. Tsaka kung nagtitipid ka, talagang pasok na pasok siya sa banga. Sa bulsa mo, diba? Ganon. Itong ano naman, cheese stick naman, siguro pang 2 times ko palang na mag-ulam na ito. Wala lang, parang side dish. And nung unang ginawa ko siya, na inulam ko sa kanin, masarap. Kaya minsan, ayun, inuulam ko na rin siya. Ang sarap na. Samantalang siguro pag binili mo na to sa ibang fast food, sa mga fast food, ano, mga fast food house, siguro mga nasa ano na to, mga 100 plus, pero dito diba, 30 pesos only. Actually, ang dami-dami kong pagkain dito sa ano, sa gilid ko. Diba, hindi naman nalatang PG tayo, charin. So, mapakita ko sa inyo, oh. Pak, may burger din ako dito. Ano yan? Ano to? Burger with cheese. Basta may cheese sa taas. Tapos pinaano ko siya, pinatoasted ko. So, eto naman, ano lang to? 30 pesos, di ba? Meron na siyang egg, meron na siyang burger patty, and then meron na siyang cheese. O, di ba? Detalyado. Wow!
Tapos meron ako ditong ano ba to? Hindi ko alam, banana cake ba tawag dito? Binigay lang naman sa akin to. Di ba, ang dami nating pasegoy. Ayan, oh, bawas na to kasi kinainan niya na. So nakakatuwa lang dito kasi kahit na paano tipid ka sa pagkain. Actually ano to eh, pang breakfast siya, pang breakfast. Ang arte natin doon. Pero di ba, ginawa ko na siyang lunch kasi lunch na po ngayon. Medyo late na kasi akong nagising and then later is maglalaba tayo and then after that, English na naman te. Mag-encode tayo. Masarap talaga. Pero halos lahat naman yata ng binablog ko, yun ang laging sinasabi ko eh. Masarap. Hindi kasi guys, marunong naman ako maka-appreciate ng rasa. Ang taray natin cheese stick na nabili ko, hindi ko alam kung ano ba siya? Cheese stick o lumpia wrapper? Char lang. Tsaka in fairness ah, yung chicken nuggets nila. Ito. Ang sarap siya. Actually, itong kanin na to is binili ko to para mamayang gabi. Kasi minsan kasi pag nagdi-dinner ako, kumakain ako is mga 6 p.m. ganun, para mga 7 or 8 natulog na ako. Pero ngayon, since natatakam tayong magkanin, kasi nga may ulam pa, oh, diba? Yung kanin ko, konti na lang, ayan, isang subuan na lang. So, magdadagdag tayo ng kanin. Tsaka huwag nyo naman akong sawayin kung kumakain ako ngayon ng marami kasi wala po akong tsaka huwag nyo naman akong sawayin kung kumakain ako ngayon ng marami kasi wala po akong breakfast. O diba? Ang arty sa breakfast. And ngayon kasi maglalaba ako and after that mag-encode. Tsaka iniiwasan ko na din talagang matulog sa tanghali kasi diba, sabi nung iba, nung mga expert, is yung pagtulog sa hapon or sa tanghali at pag once na sa mga gantong edad na is medyo hindi na siya maganda. So ayan. Sobrang nakakatuwa dito sa amin kasi alam nyo, paglabas nyo dito sa iskinita namin, dito sa mga labasan, ang daming matihanda, ang daming tindang pagkain, mga gulay. Ngayon lang naman din ako kumain ng mga ganitong ano, mga ganitong ano ba tawag dito? Ito tawag dito, 'di ba, frozen food. Plus itong itlog. Ngayon lang ako nagganto. Pero everyday talaga ang lagi kong kinakain kapag kasi usually pag kumakain na rin ako nasa ano na rin eh. Lunch, hindi na kasi ako mahilig mag breakfast minsan. So ang inuulam ko is gulay, isda, ganon. So iwas-iwas din ako sa mga baboy. Aray, parang nasaktan ako nung pagsabi kong baboy. Mamayang gabi, magka-half rice na lang tayo. Parang gusto ko ang ulayan mamayang gabi, yung ano eh, sardinas na may kalamansi, tapos lalagyan ko ng konting suka na may sili. Oh my gosh, ang sarap nun. Tapos yung kanin mo, mainit. Pak. Napaka-yummy. So, alam nyo ba, yung kanin dito sa amin, pag binili mo siya, is 10 pesos lang. Diba? Not bad, right? Not bad. Bad. Ang arte natin. Ano kasi, guys? Kung napapansin nyo, parang medyo nabubulol ako magsalita. Pero, dati naman talaga tayong nabubulol. Pero ngayon, iba eh. Nagpa-ano kasi ako, nagpa-denture. Wow! Hindi, nagka-pustiso ako. So, ano yan, upper and lower dito. Kasi dito meron ako isa na natanggal na ng ngipin, dito naman dalawa. So pinalagyan ko na siya ng pustiso kasi ang sabi nung dentista ko, kailangan daw talaga is magpustiso kasi yung mga ngipin mo is parang mag-uurungan, ganun. Ito yung sinasawsawan ko dito.
Ang sarap. So ayun, sobrang nabusog ako. Thank you po, Lord. Ayan, di ba? Tak. Styrofoam na lang yung... Ano ba? Styrofoam? Styrofoam. Styrofoam yata. Basta? Styro, yun na lang. Thank you po, Lord. Sobrang nabusog ako. And mamaya naman yung babakbakan natin is etong burger. Burger. Burger! Ang arte natin. Bago pa lang kasi itong ano ko, first piso ko, parang ano pa lang yata to. Wala pa yatang 1 week. Basta wala pa siyang 1 week. Kaya naninibago ako pag nagsasalita. So ayun, mamaya natin kakainin to after ko maglaba at after ko mag-encode. So ano na yan? Merienda time. So ngayon naman, dumako naman tayo dito sa ano. Ano na itong styro? Dumako naman tayo dito sa... Ano bang tawag dito? Nakalagay ito, Maggie Bakes. Homemade cakes. Ayun, ano siya? Cakes bread. Ayan. So, dumako naman tayo dito. Titikman lang muna natin siya. Ang dami. Hindi ko siya kayang ubusin. So, ayun na guys. Thank you for watching. And kung nagustuhan niyo yung ating video ngayon, tsaka yung mga iba pa nating videos, please huwag niyo kakalimutang mag-subscribe, like, and share, and... Yon, click the bell button down below para lagi kayong nanonotify sa ating mga babang susunod na mga videos. So ayun guys, thank you for watching again and again.